yung mga ano po, Israelites na yung mga nagpapakas po na mga pili po ay nagkakasala po ba sila? Or, pero nasa culture kasi nila yun eh, di ba po? Culture. Kasi personally, kung ang sabi ko dyan, ano, eh, pag halimbawa, pumatay ka, nagkakasala ka, di ba? Ngayon, hindi naman sila pumapatay. Paano natin masabi na nagkakasala sila? Nagpa-practice sila ng mga laws of Moses, eh hindi naman masama yon. Wala namang masama doon sa practices na yon. Eh di bali sana kung kulto na, naghahandog ng mga bata at eh, binububo yung dugo. Do, eh, kasi ginagawa din sa Old Testament yun eh. Na kaya nagalit ang Panginoong Diyos kasi naghandog sila kay Molech, naghandog sila sa Queen of Heaven, yung kanilang mga anak, idinalang sa apoy. Diba? Eh, ng masamang practices, diba? Pero kung susundin nila yung, kung pinapractice nila yung Mosaic law, eh, wala namang masama doon. Hindi naman sila nagkakasala, pero nasa ilalim sila ng sumpa. Yun ang sinasabi sa Galatians chapter 3. Dahil sabi sa Galatians chapter 3 ay sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa kautusan ni Moises. Eh, ibig palang sabihin, mayroong prerequisite kapag susundin mo yung kautusan ni Moises. It should be 100%. Na kung hindi mo masusunod ng 100% ang kautusan ni Moises, huwag mo nang sundin. Kapag may sinunod ka doon, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya mas mabuti pa, hindi yung law of Christ. Na pareho din namang law yun eh. Kaya makita mo, nasa singular. Kasi general yan eh. Nakakategorize kasi yan eh. Yung pag sinabing the law, yun eh, it always pertain to the Mosaic law. Kasi nakakabit kay Moses yung pagbigay ng kautusan. Kaya yung pag Mosaic law naman, of course, mahati mo rin yan, madidivide mo rin yan eh. Kasi sa Mosaic law, nandyan yung dietary law, nandyan yung ceremonial law, nandyan din yung moral law, nandyan din yung civil law. Kasi as a nation sila eh. Meron silang batas na pambansa na ibinigay ang Panginoong Diyos. Meron din silang yung sanitary law. Oh, sa cleanliness, meron din silang mga batas tungkol doon. At saka yung meron din silang social law. Meron silang mga batas na pangpakikipagkapwa. Napakarami niyan eh. Nung kinukumpit nga ng ilang mga dalubasa eh, ang sabi nila ay umabot to yun ng mga 613 na mga batas eh. Eh, ito nga lang sa pagkakamali ng mga NTC, eh, wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. In-include nila yung Ten Commandments. Kasi nasa Law of Christ na daw tayo. Eh, samantalang yung Ten Commandments, eh, naka-include yun sa Law of God. Malinaw na inhiwala yun dahil sa lahat ng mga batas, yun lamang ang isinulat ng Diyos sa kanyang sariling kamay sa dami ng mga kautusan na napasulat. At inamyendahan ng Diyos, di ba, Jeremiah 31. Ang amendment niya ay yung nga, isinulat nga na niya sa puso. Kaya napunta yon sa Law of Christ. Kasi ang Panginoon Jesucristo, marami din siya ng mga kautusan ibinigay, di ba, sa New Testament. Hindi traceable sa old. Halimbawa, mayroong nagsumbong ang mga disipulo sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi nila, Panginoon, meron dong nangangaral, papagaling, napapalayas ng demonyo sa iyong pangalan. Pinatigil namin, pinagsabihan namin kasi hindi natin kasama. Kaya nung utos ng Panginoon Jesucristo, sabi, oh, huwag silang patigilin, huwag silang pagsabihan, sapagkat ang hindi laban sa atin, ay panig sa atin. Ay, di ba, ano yun, bagong kautusan yun, di ba? Wala na. Pinagsama sa isang katawan. Pinag-iisa sa kanya sa isang katawan. So, ibig sabihin, ang mga tao, Lindyo ka ba, o lagyan barbare, o gego, ay wala na. Iisa na kay Kristo. Diba? So, talagang maliwanag na ang pag-aaliganap ay ginawa yun sa pangako sa Panginoon sa Kristo. Yun yung advice. Yung nga, sabi doon sa 2 Corinthians 5:21 na he made him to be sin, no? Yung substitution. Opo. No? Tama. So, maniwanag. Kung talagang mauunawaan mo din, talagang walang sino man na magbubos, talagang sulit, yung salvation is a free. It's a gift. Yung walang, there is no word salvation. Na tayo makikita ko doon na maliwanag na siya nangyari ng salita ng Panginoon at ng Apostol Pablo. Tsaka yung yun nga, yung kasing kay sa Panginoon Jesucristo na
sabi nyo nga, substitute. Yan ang doktrina talaga na hindi lang nabibigyan ng diin sa mga cultic churches kasi sila ay nagsisikap na makasunod sa kautusan na kinakailang ma-perfect nila. Diba? Ay, ang Panginoon Kristo bilang ating substitute, yung perfectong pagsunod niya sa kautusan is on our behalf. Kaya tayo ay na-counted as righteous kasi ang righteousness kasi yung masunod mo yung buong kautusan eh. Yung hinihingi ng buong kautusan, masunod mo eh. Ay nasunod ng Panginoon sa Kristo, hindi para sa kanya sarili kasi hindi naman siya makasalanan eh. Yun ay sinunod niya para siya naging substitute natin na hindi na natin kailangan sundin kasi nasunod na niya. Naganap na niya yung works of righteousness, okay? Kaya yung righteousness na yun, dahil yung pagsunod niya sa kautusan na hindi para sa kanya, kundi para sa atin. So yung bunga nito, which is righteousness, ibinigay sa atin. Yan ang reason bakit yung righteousness ni Christ na imputed or na ipataw sa atin. Sapagkat yung kautusan, perfect na pagsunod sa kautusan, ay hindi sa kanya, hindi para sa kanya, kundi para rin sa atin. Diba? Yun ang napakadakilang doktrina nun eh. Kaya po yung sinasabi, diba? For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Of God. Diba po? Parang ano po yung double substitution, ano? Yung righteousness sa atin, our sin. So, kaya ito hindi ko narinig yan sa mga ibang mga na kulto na nangaral na tungkol sa ano sa imputation of righteousness at saka yung Christ as our substitute. Hindi ko narinig yan sa kanila, wala ko na rin ganang ganyan. Siguro pa dahil sa by works. So it's pag by works, kasi ito one of works eh. By faith, di ba po? Maniwala, by faith. Ano po, no? So, marami po. Opo. Kaya, sabi nila, dahil hindi tayo napailalim sa kautusan, eh, tayo ay sasama ng sasama. Napaka-illogical po nun, di ba? Righteous na nga tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And, of course, tayo nga ay every Sunday, every worship, natuturuan tayo ng salita. Itinuturo ba ng preacher, pumatay kayo, mga ano kayo ng kapwa, saktan niyo ang kapwa niyo, yung ba itinuturo sa bawat preaching para tayo sasama. Pag-usap-usap dito, magalap ka naman sa tanulor, ha? Oo? Wala naman. Yan ang hindi ko maintindihan kung bakit ganun kakited, ano? Na porque sinabi natin na ang makapagliligta sa atin ay ang pananampalataya lamang sa Panginoon sa Kristo at hindi na kailangan ng gawa. Sapagkat yun nga itinuro sa atin sa bagong tipan, di ba? It means to say, kung ano nakasulat, tinatanggap natin. And most especially, yan ay nasa New Testament. Diba, alam natin na ang mga New Testament writers, yung sila yung rightful interpreters of the Old Testament. Hindi tayo pwedeng doon tayo magpunta sa Old Testament nang hindi kinukonsulta yung New Testament. Kasi sabi nung isang kausap ko, yun daw sabat na ang iniisip niya yung Saturday, yun daw sabat ay pinabanal daw ng Panginoon at yun daw yung kanyang covenant forever. Kaya sabi niya, kahit sa future, mananatili yung sabat. Ang problema nga, tinatanggap naman natin yun, mananatili yung sabat hanggang future. Pero hindi kinakailangan na tumutukoy yun sa Sabado. Because ang Sabado is Saturday. Diba? Sa pangalan lang ngayon, wala namang Sabado eh. Diba? Oo. Then our Sabbath is found in Christ. Okay, sabi ni Pastor Noel kanina, yung Sabbath natin is we are doing in the Lord's Day, the day the Lord Jesus Christ raised from the dead. Apo. On Apo. The third day. And of course, kasi may sinasabi naman kasi sa New Testament tungkol sa bagay nyo, kasi meron ang restructuring eh. Ng Old Testament, merong restructuring na ginawa ang mga revelation bearers doon sa law. Halimbawa,
Kasaan ba tinuro na si Christ ang high priest? Hindi naman itinuro sa ano yun eh, sa Old Testament kasi may high priest doon eh. Mm-hmm. 'Di ba? Saan itinuro na si Christ ang high priest? Eh di sa New Testament. O ay kung at hindi na siya galing sa hindi siya galing sa lipi ni Levi kasi yung galing na sa lipi ni Levi. Oh, ay dun pa lang sa pagbabago ng pinanggalingan ng high priest, 'di ba? Meron sa New Testament. O kung mayroong pagkapalit ng ano ng priesthood, ng batas tungkol sa priesthood kasi ang Panginoon Jesucristo galing sa lipi ni Juda at sabi sa Hebrews, eh walang kinukuhang pari doon sa lipi ni Juda, exclusively sa lipi ni Levi. And sabi, ang conclusion niya ng Hebrews, chapter 7 ang tinutukoy ko, kung mayroong pagkapalit ng priesthood, yung regulation about priesthood, kinakailangan ding palitan yung kautusan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.